Good morning po sa ating lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 190 na po. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-bisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Itutuloy po natin sa araw na ito ang unang kronika. Babasahin natin ang chapter 7 at chapter 8. May apat na anak na lalaki si Issachar, sina Tola, Puwa, Jashub at Shimron. Ang mga anak na lalaki ni Tola ay sina Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam at Shimuel. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nang si David ay hari, 22,600 ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa mga angkan ni Tola. Ang anak na lalaki ni Uzi ay si Israhiya. Si Israhiya at ang kanyang apat na anak na sina Mikael, Obadias, Joel at Ishia ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Marami silang asawa't anak, kaya ayon sa talaan ng kanilang mga angkan, meron silang 36,000 lalaking handa sa paglilingkod ng militar. Ang bihag ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa lahat ng pamilya ni Issachar ay 87,000 ayon sa talaan ng kanilang lahi. May tatlong anak na lalaki si Benjamin, sina Bela, Beker at Jediel. Si Bela ay may 5 anak na lalaki na sina Esbon, Uzi, Uzziel, Jerimot at Iri. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar ay 22,034 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang mga anak na lahi ni Beker ay sina Semira, Joash, Eliezer, Elyonai, Omri, Jeremot, Abijah, Anatot at Alemet. Silang lahat ay anak ni Beker. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar ay 2,200. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya nila na nakatala sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang anak na lalaki ni Jediel ay si Bilhan. Ang anak na lalaki ni Bilhan ay sina Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Jetan, Tarshish at Ahishahar. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. May 17,200 silang kalalakihang handa sa paglilingkod sa militar. Ang mga anak na lalaki ni Ir ay sina Shupim at Hupim, at ang anak ni Aher ay si Hushim. Ang mga anak na lalaki ni Naphtali kay Bilha ay sina Jashiel, Guni, Jeser at Shilem. May 2 anak si Manase sa asawa niyang Arameo. Sila ay sina Asriel at Makir. Si Makir ang ama ni Gilead, at siya ang naghanap ng asawa para kina Hupim at Shupim. May kapatid na babae si Makir na ang pangalan ay Maaka. Ang isa pang anak ni Makir ay si Jelofehad, na ang mga anak ay puro babae. May mga anak ding lalaki si Makir kay Maaka na ang pangalan ay Peresh at Sheresh. Ang mga anak na lalaki ni Peresh ay sina Ulam at Rakem. Ang anak na lalaki ni Ulam ay si Bedan. Sila ang mga angkan ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase. Ang kapatid na babae ni Gilead na si Hamoleket ay may mga anak na lalaki na sina Eshod, Abiezer at Mala. Ang mga anak na lalaki ni Shemida ay sina Ahian, Shechem, Likhi at Aniam. Ito ang mga lahi ni Ephraim. Si Shetule, si Shetola na ama ni Bered, si Bered na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Eliada, si Eliada na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Zabad, si Zabad na ama ni Shutela. Ang mga anak ni Ephraim at ni Ezer at Eliad ay pinatay ng mga lalaking katutubo ng Gat nang nagnakaw sila ng mga hayop. Matagal ang paghihinagpis ni Ephraim sa kanilang pagkamatay.
at pumunta ang kanyang mga kamag-anak para aliwin siya. Nang bandang huli, sumiping si Ephraim sa kanyang asawa. Nabuntis ito at nanganak ng lalaki. Pinangalanan ni Ephraim ang bata na Beria dahil sa kasawi ang dumating sa kanilang pamilya. May anak na babae si Ephraim na si Shira. Siya ang nagtatag ng itaas at ibabang bahagi ng Beth Horon at ang Uzen Shira. At ang anak na lalaki ni Ephraim ay si Repha. Si Repha ay ama ni Reshef. Si Reshef ay ama ni Tela. Si Tela ay ama ni Tahan. Si Tahan ay ama ni Ladan. Si Ladan ay ama ni Amihud. Si Amihud ay ama ni Elishama. Si Elishama ay ama ni Nun. Si Nun ay ama ni Joshua. Ang lupaing natanggap at tinirhan ng lahi ni Ephraim ay ang Bethel at ang mga baryo sa paligid nito. Ang Naaran, ang bandang silangan, ang Geser sa kandungan at ang baryo sa paligid nito. Ang Shechem at ang baryo sa paligid nito papunta sa Aya at sa mga baryo nito. Ang lahi ni Manase ang nagmamay-ari sa mga lungsod ng Bethshan, Taanak, Megiddo at Dor, pati ang mga baryo sa paligid nito. Sa mga bayang ito nakatira ang lahi ni Jose na anak ni Israel. Ang mga anak na lalaki ni Asher ay sina Imna, Ishva, Ishvi at Beria. Ang kapatid nilang babae ay si Sera. Ang mga anak na lalaki ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Si Malkiel ang ama ni Birzait. Si Heber ang ama ni Japhlet, Shomer at Hotam. Ang kapatid nilang babae ay si Shua. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Pasak, Bimhal at Ashvat. Ang mga anak na lalaki ni Shomer ay sina Ahi, Roga, Huba at Aram. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Shomer na si Helem ay sina Sofa, Imna, Sheles at Amal. Ang mga anak na lalaki ni Sofa ay sina Shua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, Beser, Hod, Shama, Shilsha, Itran at Bira. Ang mga anak na lalaki ni Jeter ay sina Jafyun, Pispa at Ara. Ang mga anak na lalaki ni Ula ay sina Ara, Haniel at Risha. Silang lahat ang lahi ni Asher na pinuno ng kanilang mga pamilya. Matatapang silang mandirigma at tanyag na mga pinuno. Ang bilang ng mga lalaki sa lahi ni Asher na handa sa paglilingkod sa militar ay 26,000 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Ito ang mga anak na lalaki ni Benjamin mula sa panganay hanggang sa pinakabata. Bela, Ashbel, Ahara, Noha at Rafa. Ang mga anak na lalaki ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahowa, Gera, Shefufan at Huram. Ang mga angka ni Ehud na pinuno ng kanilang pamilya ay pinaalis sa Giba at lumipat sa Manahat. Sila ay sina Naaman, Ahiya at Gera. Si Gera na ama ni Uza at Ahihud ang nanguna sa paglilipat nila. Hiniwalayan ni Shaharaim ang mga asawa niyang sina Hushim at Baara. Kinalaunan, tumira siya sa Moab at nagkaanak siya sa asawa niyang si Hodes. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Jobab, Zibia, Mesha, Malcam, Jeus, Sakia at Mirma. Naging pinuno sila ng kanilang mga pamilya. May anak ding lalaki si Shaharaim sa asawa niyang si Hushim. Sila'y sina Abitub at Epaal. Ang mga anak na lalaki ni Epaal ay sina Eber, Misam, Shemed na nagtatag ng mga bayan ng Ono at Lod at ang mga baryo sa paligid nito. At sina Beria at Shima, sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya na nakatira sa Ayalon. Sila rin ang nagpaalis sa mga naninirahan sa Gat. Ang mga anak na lalaki ni Beria ay sina Ahio, Shashak, Jeremoth, Sebadaya, Arad, Eder, Mikael, Ishpa at Joha. Ang mga anak na lalaki ni Epaal ay sina Sebadaya, Meshulam, Hiski, Heber,
Ishmeray, Izliah at Jobab. Ang mga anak na lalaki ni Shimei ay sina Jakim, Jikri, Zabdi, Elianai, Jeletai, Eliel, Adaya, Beraya at Shimrat. Ang mga anak na lalaki ni Shashak ay sina Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hanania, Elam, Ifdea at Pinuel. Ang mga anak na lalaki ni Jeroham ay sina Shamsherai, Shaharia, Atalia, Jaareshia, Elias at Zikri. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya nila ayon sa talaan ng kanilang mga lahi at tumira sila sa Jerusalem. Si Jiel na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Seker at Miklot na ama ni Shimea. Tumira sila sa malapit sa kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni Jonathan. Makli, Shua, Abinadab at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Mary Baal na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay sina Piton, Melek, Tareya at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jehoada at si Jehoada ang ama ni Alemet, Azmavet at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza at si Moza ang ama ni Benea. Ang anak ni Benea ay si Rafa na ama ni Eliasa na ama ni Asel. Si Asel ay may anim na anak na lalaki na sina Azrikam, Bukeru, Ismael, Shearia, Obadayas at Hanan. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Azel na si Eshek ay sina Ulam, ang panganay, Jeyush ang ikalawa at Elifelet ang ikatlo. Matatapang ang anak ni Ulam at mahuhusay silang pumana. Marami silang anak at apo, 150 lahat. Silang lahat ang lahi ni Benjamin. Sa gawa, isang bahagi ng chapter 27 ang ating babasahin, ang verses 1 to 20. Nang mapagpasyahan nilang papuntahin kami sa Italia, ipinagkatiwala nila si Pablo at ang iba pang mga bilanggo kay Julius. Si Julius ang isang kapitan ng mga sundalong Romano. Si Julius ay isang kapitan ng mga sundalong Romano na tinatawag na batalyon ng emperador. Doon sa Caesarea ay may isang barkong galing sa Adrimitium at papaalis na papunta sa mga daungan ng lalawigan ng Asia. Doon kami sumakay. Sumama sa amin si Aristarchus na taga Thessalonica na sakop ng Macedonia. Kinabukasan dumaong kami sa Sidon. Mabait si Julius kay Pablo. Pinahintulutan niya si Pablo na dumalaw sa kanyang mga kaibigan doon para matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula sa Sidon, bumiyahi uli kami at dahil salungat sa amin ng hangin, doon kami dumaan sa kabila ng isla ng Cyprus na kubli sa hangin. Nilakbay namin ang karagatan ng Cilicia at Pamphylia at dumaong kami sa Mira na sakop ng Lycia. Nakakita roon si Kapitan Julius ng isang barko na galing sa Alexandria na papunta sa Italia, kaya pinalipat niya kami roon. Mabagal ang biyahe namin. Tumagal ito ng maraming araw. At talagang nahirapan kami hanggang sa makarating kami malapit sa Cnidus. At dahil salungat ang hangin, hindi kami makatuloy sa pupuntahan namin. Kaya bumiyahe kami sa kabila ng isla ng Crete na kubli sa hangin. At doon kami dumaan malapit sa Salmone. Nagbaybay kami, pero talagang nahirapan kami bago makarating sa lugar na tinatawag na Magagandang Daungan. Malapit ito sa bayan ng Lasea. Nagtagal kami roon hanggang inabot kami ng panahong mapanganib ang pagbibiyahe. Dahil nakalipas na ang araw ng pag-aayuno, kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasama, ang tantsa ko, mapanganib na kung tutuloy tayo,
at hindi lang ang mga karga ng mga barko ang mawawala, baka pati na rin ang ating mga buhay. Pero mas naniniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko at ng may-ari nito kaysa sa payo ni Pablo. At dahil sa hindi ligtas sa malakas na hangin ang daungan doon, karamihan sa mga kasama namin ay sumang-ayon na magbiyahe. Nagbakasakali silang makakarating kami sa Phoenix at doon magpapalipas ng tag-unos sapagkat ang Phoenix ay isang daungan sa Crete na may magandang kublihan kung tag-unos. Nang umihip ang mahinang hangin galing sa timog, ang akala ng mga kasamahan namin ay pwede na kaming bumiyahe. Kaya itinaas nila ang angkla at nagbiyahe kaming namamaybay sa isla ng Crete. Hindi nagtagal, bumugso ang malakas sa hilagang silangang hangin mula sa isla ng Crete. Pagtama ng malakas na hangin sa amin, hindi na kami makaabante. Kaya nagpatangay na lang kami kung saan kami dalhin ng hangin. Nang nasa bandang timog na kami ng maliliit na isla ng Kauda, nakapagkubli kami ng kaunti. Kahit nahirapan kami, naisampa namin ang maliit na bangka na dala ng barko para hindi ito mawasak. Nang mahatak na ang bangka, itinali ito ng mahigpit sa barko, sapagkat natatakot sila na baka sumayad ang barko malapit sa Libya. Ibinaba nila ang layag at nagpatangay sa hangin. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagyo, kaya kinabukasan, nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan na mismo ng barko ang kanilang itinapon. Sa loob ng ilang araw, hindi na namin nakita ang araw at mga bituin at tuloy-tuloy pa rin ang bagyo. Hanggang sa nawala na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Para sa pagwawakas ng episode na ito, muli sa Kawikaan, chapter 18 pa rin po tayo at babasahin natin ang verse 22. Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan at ito ang nagpapakita na mabuti ang Panginoon sa iyo. Muli na naman po nating natapos ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, magkikita muli tayo rito bukas at hihintayin ko kayo. Bye!